Good morning, everyone. I am Laika Gaviria. The star that was assigned to me is The Slaughterhouse Five, a fiction novel type of story by Kurt Vonnegut Jr. De La Horte Publisher, copyright 1969. So, yung story po na ito about siya kay Billy Pilgrim na nakakapag-time travel back and forth sa past and future ng life niya. Pero di niya po yung nakokontrol kung kailan at saan siya makakapag-travel. Nag-start yung kwento, 1945, kung saan may World War II between America and Germany. Billy Pilgrim, nag-serve siya as an American soldier. And during the war, na-capture sila or nahuli ng mga German soldier at dinala sila sa Dresden City, part po ng Germany. Sa city na yon, parang dun sila nilock up yung mga American soldier, kaya tinatawag din silang prisoner of war. Almost month andun sila, yung slaughterhouse, kung saan pinapatay, kinakatay yung mga different animals. Yung slaughterhouse po mismo nag-serves as their shelter noong nagkaroon ng firebombing attack. After the attack, nag-time travel ulit si Billy from war experience to youth stage of life. Kung saan, dito na yung about sa college life niya and yung naging successful po siya bilang optometrist or eye doctor. And yung pag-settle down niya nung nagkaroon siya ng sariling pamilya. Pero since na una yung future events like war experience during 1945 bago bumalik sa future ng life niya around 1938, yung memories or experiences since sobrang fresh pa nung alaala niya, like parang kahapon lang yung nangyari yung war. So ayun po, dito nag-suffer siya ng nervous breakdown na idala niya yung trauma from war experience sa future ng life niya. Yung time naman po nung kasal ng anak niya na si Barbara, dito na po pumasok yung Tralfamadorians or yung alien from Tralfamador planet. Yung Tralfamadorians po, nakikita nila yung past and future ng isang tao. Sa pagstay ni Billy sa Tralfamador planet, meron siyang natutunan about sa philosophy ng mga Tralfamadorians about time and reality. After that, nakapag-time travel po ulit si Billy. Nagising siya, andun siya sa hospital. Ginagamot po siya dahil sa plane crash. At nalaman niya na isa siya sa nakaligtas sa accident. Pero nagtataka siya, kasi nga, ang alam niya, kinidnap siya ng alien. Parang sobrang bilis lang po ng pangyayari. So parang nalilito siya kung bakit napunta siya sa hospital. Which is, alam niya, andun siya sa Tralfamador planet. After niya maka-recover sa brain surgery, continue pa din po siya sa pagiging eye doctor. Doon na din siya nag-start magkwento sa mga pasyente niya about Tralfamadorian and pagta-time travel niya. Yung daughter niya na si Barbara at yung mga tao nakapaligid sa kanya, iniisip nila na may something or may mali sa pag-iisip ni Billy. Pero dahil determinado si Billy na ikwento yung life experiences niya, gumawa siya ng way. Nagsalita siya sa isang radio show at pagpapapublish ng newspaper. Doon niya sinabi lahat about Tralfamadorian na merong fourth dimension or merong alien na nag-e-exist. After nun, na-imbintahan na din siya sa mga public speaking, like one time, habang nasa public speaking engagement siya, mayroong isang assassin na pumatay sa kanya, which is ang nag-utos nun is si Paul Lazaro, yung nakasama niya during World War II. Dahil pinagbintangan siya na siya ang pumatay sa isang American soldier din, kaya naghigante si Paul Lazaro sa kanya. Pero ang totoo, di naman talaga siya yung pumatay doon. Hindi natakot si Billy mamatay since alam niyang makakapag-time travel siya in earlier moment of his life. The setting of the story. Ang daming setting po sa story, pero yung pinaka-center po is yung sa Dresden City during World War II.
yung nagkaroon ng firebombing air attack at nag-cause ng trauma kay Billy all throughout his life. Main character. Silang tatlo lang po yung nilagay ko since sila lang naman yung pinaka-importante sa story. Si Billy, na dinescribe siya as protagonist sa story and nakakapag-time travel back and forth. Talfama Dorian, sila yung aliens na nakakakita ng past and future time ng tao. Sila yung kumidnap kay Billy Pilgrim. Paul Lazaro, isa sa mga prisoner of war, American soldier na nagpapatay kay Billy. Conflict of the story. Character versus character po. Since siya lang naman yung may kakayahan makapag-time travel, yung ibang tao, di siya pinaniniwalaan at na-judge siya na may mali sa pag-iisip niya. Which is, alam niya sa sarili niya na totoo lahat ng experiences niya during the war and pag-kidnap sa kanya ng aliens. Naging proof na lahat ng nangyari sa kanya ay totoo at the imagination ay si Paul Lazaro since isa din siya sa mga prisoner of war nung nag-time travel siya. Solution. Kahit walang tao yung naniniwala sa kanya, gumawa pa din siya ng way para ma-share yung experiences and yung aral na natutunan niya sa Tralfamadorian philosophy. Yung main message po sa book is yung concept about free will, time and acceptance. Sinasabi dito na lahat tayo ng tao ay walang free will. Since ito din talaga yung pinangahawakan o pinaniniwalaan ng author ng libro. Kaya merong Tralfamadorians kasi ayun yung naging symbol na meron na talagang nakadestined na mangyayari sa buhay ng isang tao. Yung nag-prove dito naman is yung time na kinidnap si Billy ng Tralfamadorian, doon yung natutunan yung lahat pala na nangyayari sa buhay ng isang tao is nakaplano na sa una pa lang. Parang nakadestiny na talaga yung mga mangyayari. Wala na tayong choice kundi tanggapin. Ayun po para sa akin yung message ng book na ito. Review. 4-star kasi po, for me, need po muna ulit-ulitin kasi medyo confusing talaga yung pangyayari by chapter. Pero maganda po ito kasi yung ibang part ng story is based on real life experiences ng author. Lalo na yung sa Slaughterhouse and about sa war. So, ayun lang po. Thank you.